Bago tayo mag-umpisa mga chong, pakilike muna netong video dahil malaking tulong na iyan sa ating munting channel. Well, mukhang tahimik nga ang veteranong playmaker ng Terra Firma Jeep na si Alex Cabagnot tungkol sa kumakalat na balibalita na ibebenta na ang prangkisa sa ibang kumpanya, kung saan ang tatlong kumpanya na interesado ro bilhin ang prangkisa ay ang Chooks to Go, Family Brand Sardines at Cebu Landmasters. Well, ayon pa sa naging panayam dito kay Alex Cabagnot tungkol sa pagbebenta ng prangkisa ay sinabi nito ay wala naman siyang naririnig na mayroong ganong usapan sa upper management, at kung sakali may mangyayari man ganon ay hindi na siya magbibigay ng komento dahil wala naman siya sa posisyon upang makialam sa internal affairs ng kumpanya ang Terra Firma. So abangan na lang natin mga chong ang magiging development pa ng balitang ito. Ibang balita naman tayo, hindi nga masyadong iniisip pa ni Troy Rosario ang mga kumakalat na balibalita na pansamantala lamang siya sa Blackwater Bossing, dahil kalaunan ibabalik din siya sa MVP team kung saan ang magiging landing spot niya ay ang kupunan ni Coach Norman Black na Meralco Bolts. Well, ayon pa sa naging latest interview dito kay Troy Rosario patungkol dito ay sinabi nito ang focus niya ngayon ay ang Blackwater Bossing at hindi ang kumakalat na trade niya patungong Meralco Bolts. Dagdag pa ni Rosario mga chong, sa ngayon nakafocus ang kanyang kupunan sa Commissioner's Cup dahil gusto nga neto mapasali sa winning column ng team standings, at syempre gusto din neto makapasok ulit sa quarterfinals tulad sa nangyari noon sa Philippine Cup. Pero kung ano man ang mangyayari sa kanyang basketball career sa inaarap ay bahala na sila. Muli sa ating balita mga chong, isang magandang balita nga para sa Serbian import na Magnolia Hotshots na si Nick Rakosevic, dahil ayon sa latest report na lumabas ay balik ensayo na ito kahapon upang pagandaan ang laban nila kontra NLEX Road Warriors. Well, ayon pa sa report, wala namang inindang sakit sa tuhod itong si Rakosevic, at tulad ng dati, andyan pa rin ang normal na galawan ng import, hindi tulad ng sinasabi ng iba na makakaapekto raw ang performance neto sa laban kontra NLEX dahil sa naging kolisyon nilang dalawa ni Jackson Corpus. Dagdag pa sa report mga chong, kampante si Coach Chito Victolero na makakadeliver pa rin itong si Nick Rakosevic sa mga games na Magnolia ngayong conference, dahil determinado at committed nga ito sa kanyang role sa kupunan. So tingnan na lang natin mga chong ang magiging performance ni Nick Rakosevic. Well mga chong, hanggang dito na lang ang ating balitang PBA, at syempre huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B once again. I'm out.